Hi guys, panahon ngayon ng pagtatanim ng palay doon sa lupa ng nila misis kasama yung biyanan ko. Papatanim sila ngayon ng palay. So itong pagtanim nila bagong sistema, walang tubig, sahod ulan kasi. Ayun sila guys, nagtatanim na sila. So, yung nakikita niyong ibang mangga diyan, 'yan yung mangga nila biyanan ko. Tara guys, samahan natin sila. Ang misis ko ang nagbi-video niyan. Ayun, may tanim pa silang luya, oh. Wala. Yung mga mangga dyan, guys, sa Pangasinan, San Carlos City, sa Barangay Balaya, mabababa ang mga mangga dyan. Kaya napakaganda pag pinabuli. Halos abot na abot mo yung parting ibaba. Yung bunga ng mangga. Kapag kapipitasin na. Ganyan ang lupa sa Pangasinan. Akala mo parang buhangin siya, buhaghag. Napakaganda magtanim dyan lalo na pagtag-ulan. Ayan yung mga nagtatanim ng palay. Nagsasalita na yan. Yan yung biyan ang palay. Yung mga ngati pa ang buhay. Yan yung misis ko. Nangangatira yung paa niya pagka pupunta sa doon sa may damuhan. Hindi kasi sana yan sa bukid. Ayan yung nagtatanim ng palay, hinuhulugan nila ng tigda 2 butil. Tapos, nanay. Kakahigin ng paa para matabunan yung palay, yung butil ng palay para hindi tukain ng mga manok kung sakaling may mga manok na pupunta dyan. Kasi may mga galang manok din eh. Ngayon, pag di mo tabunan ng lupa, yung binhi ng palay na 2-3 butil kada isang butas, tutukain ng manok, so hindi siya tutubo. Kaya ganyan ang sistema ng pagtatanim nila. Bagong style ngayon yan, bagong sistema ng pagtatanim. Dati kasi, nung nandyan ako, minsan akong nag-asikaso ng pagpatanim dyan ng lupa ng binang ko ng palay. May tubig ang pagtanim. Tapos may binhi na siya na pinatubo ng 10 days ata yun o 20 days na binubunot, pinapagpag, tapos 3 butil ay 4 na dyan ng punong ng palay. Yun ang itutusok doon sa lupa na may tubig na inararo. Dati yun, pero ngayon ibang klase na ngayon, bagong sistema ngayon. Maramihan sige si kalama dati agam makasabungan hindi sige si kalama kinta sa lumang tabong. Yung misis ko nagtanim
Nagsubok magtanim yung misis ko. Ano ba yan? Darling, ayusin mo yung pagtatanim mo, ha? Baka mama, hindi yan tumubo. First time na nagtanim ng palay yung asawa ko, guys. Ayan yung biyanan ko, si Nanay Liling. Siya yung may-ari ng lupa. Doon kasi nakatira sila misis, tsaka yung tatlong anak ko sa kanila. Sa Barangay Balaya, San Carlos City, Pangasinan. Itong November, pauwi na ako kasi dito ako ngayon sa Riyadh. So, marami akong trabaho na gagampanin dyan pag umuwi ako. Magtatanim ako dyan na magtatanim para may pakinabang habang nasa bakasyon ako. Kasi dito guys, karamihan, kadalasan ang bakasyon ko is 2 months. Pero ngayon, pag uwi ko ngayon November, gagawin kong 5 months ang bakasyon ko para medyo matagal ako sa Pilipinas. Misis ko yung tagalagay ng butil ng palay. Pagkatapos yung biyanan ko naman yung tagatabo ng lupa. Paa ang ginagamit nila. Ibang style ngayon. Ngayon ko lang to na ano, na kita yung ganitong sistema ngayon ng pagtatanim doon. Ang alam ko yung hipag ko na sister ni Mrs. na bunso, ang may suggest niyan, kasi doon sa Isabela sila doon eh, sa may doon sila sa Isabela nakatira, may palayan sila, ganyan daw yung pagtatanim kasi sahod ulan din eh. Hindi, may patubig ata sila doon, pero dito kasi kilabyanan ko is sahod ulan talaga ang tubig diyan, kasi yung ilog diyan ang tubig ay maalat galing sa running water, galing sa dagat. So sahod ulan lang talaga. Pag tag-ulan o umulan, diyan lang magkakaroon ng tubig o madidilig ang mga halaman. So sa panahon ngayon, ngayong June, tag-ulan ngayon doon. Kaka-video tayo ni. Sabi ko kay Mrs. Pidjo, videohan niya ang pagtatanim para i-upload ko sa YouTube channel ko. At saka para may remembrance na rin. Ayan o, ganyan ang style. Paka hulog mo ng binhi na mga ilang piraso ng palay, tabunan mo ng lupa, konti lang. Para pag umulan, mabasa siya sa ilalim, mga ilang araw, mga 5 days to 10 days, tutubo na yun. Tapos nun, aabunuhan na naman siya. Ang mahal ng abono ngayon, di ko alam kung magkano ang isang sako ng triple katorse. Katapos noon, pag tumubo na yung palay, lalagyan ng abono para tumaba siya. Pag nag